nag-purchase na tayo doon, come March, ayun na talaga, breakup na yun talaga. Talagang, yung ansugatan, hindi mapakinabahan si Ate Morgan. Talagang iyak, saksak puso tulo ang dugo, ganyan. Kasi, talagang hurt na hurt si Te. Kuda, serye kung saan tayo ay magkakwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda serye host. Kamusta kayong lahat today? Sana'y okay lang kayo today. At for this episode mga Kuda, I invited another college friend, college batchmate from UPLB. At itong girl na to, ang dami rin itong hanash, grabe. Pero pag-uusapan namin yung kanyang nag-viral na post sa Homebodies group. Alam niyo ba yung Homebodies, mga Koda? Yung Homebodies, ano siya, Facebook group siya ng mga tao. Mga tao, syempre. Yung mga, tas yung mga ano doon, members, nagsishare sila ng mga renovation ng bahay, kung paano nila inayos yung isang area ng bahay nila. So, more on ano talaga, home improvement na group. Tapos, siguro mga member ako noon last year, sa sobrang bet na bet ko yung group na to. At eto nga, recently, may isa akong friend na nagulat na lang ako, nag-post siya doon. At ang ganda ng post niya, nag-viral. So, kung hindi niyo pa nababasa, ilalagay ko dyan yung link. Pero, ayun nga, ang dami niya doon kinuda. Ayun ang gusto namin pag-usapan. Ayan, kung paano niya ni-rebuild ang sarili niya after a breakup. At ang pag-o-own niya ng sariling bahay. Ayan, kudain natin siya about dyan. So, let's welcome sa Kuda serye, Mushi Manzai! Hi! Hello mga Kuda! Sirs, papalakpak sin ako! Wawakpak! Yes! Oo! Hi, Tek! Kamusta ka naman? Eh, yun nga. Umuyak agad. Wala ba? Unang tanong. Okay naman! Strong naman tayo. Carry pa. What? Yun nga, sinabi ko kanina sa intro, Te, na yung Homebodies post mo. Okay. So, yun sinabi ko kanina na Homebodies ay Facebook group yon. So, kung hindi nyo nakita, mag-join kayo dun sa group. Very masaya dun. Tapos, ayun, Te, yun yung gusto kong pag-usapan natin eh. Nung pagkakita ko nun, sabi ko, di ba, sabi ko, Mushi, mag-guest ka sa Kuda serye. Shy tayo. Wow, shy. Mga isang buwan pinag-isipan, girl, parang kaya ko ba? Baka hindi ako credible enough. Charot. Hindi yan. Walang kwentang ma-share. Ah, sige. Ang dami mo rin, Hanash. Ang dami mo rin. Ayun. Side kineme, like, business na pagkwentuhan natin yan mamaya. So, yun nga. Magsimula tayo dun sa viral Homebodies post. Paano yung nag-start? Sa mga, ikwento mo lang din sa mga hindi nakabasa, nakakita noon. Ah, sige. Dahil dyan, i-invite ko kayo. Wow! I-invite ko kayo na sumali para mabasa nyo. Pero fun-fun lang siya. Ano lang siya supposedly? Parang sharing lang. Kasi I joined Homebodies 2020 pa. Parang mga ano pa lang siya. Wala pa siyang 5,000. Ganun. So, parang nagsishare lang sila ng mga budol finds na budol, gutom. Budol finds na ano, ano mga bibili sa Shopee. Di syempre, girl, may I enter this group na tayo. Kasi, ano eh, syempre, panahon ng mga Shopee and Lazada finds nung pandemya. So, matagal ko nang gustong mag-share kasi nagpurchase ako ng house, which is yun yung topic talaga ng ano, ng post ko. Actually, condo unit siya. And then, since June 2020 pa ako nag-transfer. So, gusto ko na mag-share, pero parang hindi pa kompleto, hindi pa maganda yung, well, maganda na yung story simula pa lang, pero parang hindi pa ako confident enough. So, siguro ano na lang, no, i-share ko lang din ng very short kung ano yung post. Mm-mm. So, nilagay ko lang kung ano yung reason kung bakit tayo nagbigla ang bilihan ng ano, condo unit kahit wala tayong pera. Kasi, iyak na ba, charot? Hindi kasi, ano, nung before ng start ng pandemic, meron tayong mga pinagdaraan ng mga heartbreak, ganyan. Mm-mm. Ngayon, ay hindi maganda yung breakup. Tapos, yun talaga yung unang trigger dun sa pagsabi ko nga pagtalon sa bangin kasi parang sobrang laking risk niya for me kasi before 2019 ano kami live-in kami nung ano ko jowa-jowaan sa noon. So tas apartment lang siya malapit sa office ko before sa Malacañang.
And then, nung medyo nagkakagulo na nga, syempre, dun tayo sa ano, di ba fight or flight yan? Mm-mm. Go tayo sa flight, charot. Hindi naman. Ano na, siguro for context na lang din. Ano, may third part, third, char, fourth, fifth, sixth. Di tayo sure. Hindi ko pa nakakonfirm sa sources, pero madami. Mm. So, December yon ng 2019, tapos January to March, parang sobrang bigat. Tapos, ano pa yun, yan yung bago mag-pandemic pa, te, no? Ano niya? Eh, ano to? LDR kami. LDR. Sa La Union siya. So, usually, alone lang din naman ako dun sa apartment. Pero, sobrang bigat. Parang staying in the apartment itself. Sobrang bigat na niya. Kaya, parang, December pa lang, nung parang sabi ko, feeling ko, ano na to, magsisink na yung ship. Mm-mm. Ship talaga. So, naghahanap na ako nun, pero aware naman siya. Tapos, tinatanong niya ako kung ano yung isang kunin, anong condo unit, saan, ganyan. Pero sabi ko, hindi ko sasabihin kasi parang surprise na lang. Kasi mamaya malalaman niya kung saan. So, ayun. So, nag-purchase na tayo doon. Come March, ayun na talaga, breakup na yun talaga. Talagang luhaan sugatan, hindi mapakinabangan si Ate Morgan. Talagang iyak, saksak puso tulo ang dugo, ganyan. Kasi talagang hurt na hurt si Te. At ang tanga talaga. Pumunta tayo na La Union mag-isa. Kasi confront daw ng girl, okay. Ganyan. Girl pang teleserye. Pero yung jowa ko that time, nandito siya sa Manila. So mga maganong eksena. Mm-mm. Tapos saktong-sakto, nag-fieldwork, biglang nag-pandemic. So parang nabinbin for a time yung ano yung decision na mag-move out at come June, medyo lumuwag na. Ayun na, sabi ko, shit, hindi ko na kayang tirahan yung bahay sa Manila. Girl, kasi parang pagpasok mo pala ng pinto, tangina. Andun lahat. Oo, girl, bawat sulok. Ano, tapos ano ka talaga, breakdown and cry ka na lang talaga. So, minadali ko na siya nung June. Tapos, ayun, from June to December, talagang sabi ko, paano ko ba gustong i-build yung home na for me talaga? Parang, sige na, ano, gets natin, ang daming gastusin yan. Pero sige, tangina, labas lang ng pera para lang, alam mo yun, meron kang distraction. Well, distraction naman kasi talaga siya. Mm-hmm. Kasi buuin mo talaga, distraction, malas nga lang kasi may involved na pera. Mm-hmm. Pero parang, sige, purchase mo lang. Kaya tayo nasa homebodies nun kasi, sige, maganda. Inspiration, no? Oo, mga inspo. So yun, eh ako, ever since naman, medyo mas leaning towards sa minimal lifestyle tayo. So, mga minimal shit lang, ganyan. Tapos, ayun. So, yun. Isang malaking, ano siya, dagok, char. So, malaking, ano siya, period na talagang nag-re-evaluate ako. Parang, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Kasi that time, nung sa ex ko, talagang ano na tayo, pa-settle down na tayo na I left my government job. Pupunta tayo sa, ano siya, NGO. Para sa pera, para makaipon, tapos eventually, papakasal, settle down sa La Union. Ganun na, girl. Planado na, te. Oo. Mm. Tapos, tangina, nung ano na, nung nagkakaalaman na ng putang inang mga lahat, parang tangina, shit, ano ko, sino ba ako? Tsara. Parang ano bang gagawin ko? Anong gagawin ko? Paano ko ipaplanuin yung buhay ko? Ganyan. Kaya nga, yung sinabi ko nga din sa, ano, sa homebody, sabi ko, shit, hindi pwede to. Parang hindi ka kawawa, girl. Kailangan mong magmaganda, magpayaman, lahat, para magsisi siya. Pero hindi naman major reason yung magsisi siya. For myself. Yes. Talaga. So, kailangan i-save mo yung sarili mo, ganyan. Kahit na meron ka ng condo, pero gabi-gabi iyak-iyak siya. Maganda naman ang bahay ako. Oo, may bahay ka nga, pero masakit pa rin. Maganan. Tapos maraming beses na inom-inom ka sa gabi, as in hanggang alas dos, mamaya 3 a.m. may drunk call ka na. Bakit ako sinaktan? Hindi mo pa ako mahal. So, nakakahiya yan, pero funny na siya ngayon kasi siguro okay naman na. Pero talagang depressing. Kaya sobrang good thing na meron other things na madidivert mo yung attention mo. Kasi nga, sabi ko. Oo, kasi sabi ko, settled na talaga na pag-usapan na pati family niya. Siguro sa family ko na lang yung hindi pa okay. Kasi yung parents niya talagang bumili pa ng house and lot sa La Union para sa amin. Ganon, girl. Ganon ka final na. Pero pagkatapos nun, parang tangina, wala,
feeling ko, walang na, natira sa akin. Parang, wala, saan na tayo pupunutin? Sa kampungan ba ganyan? So, sabi ko, shit, hindi pwede ito kasi maganda naman lang. Wow, maganda naman. Oh, okay, oh. Matalino naman tayo, madiscarte tayo. So, sabi ko, no, hindi natin kailangan ng ano ng lalaki girl para ano para makuha ko yung mga bagay na gusto ko tsaka yung mga deserve ko. So, yun talaga yung driving tsaka yung motivation para dun sa bahay, dun sa condo unit. Ganun. Ang galing na, so, parang dalawa yung na-rebuild mo, yung bahay and yourself. Yes, ay gusto ko yan. Ina-title ko dyan. Siguro ilagay ko yung ano, cover photo. Charon. Gawin mo kaya t-shirt. Okay na. Sige yun. Tapos ayun, siguro dun sa homebody's post, nilagay ko lang din na importance ng side hustles, mga yes. ganyan. Tapos talagang commitment, kung ano talaga yung gusto mong makuha. Tapos siguro yung delayed gratification na siguro, sige, kain tayo everyday ng sardinas, hotdog, sige lang. Pero eventually, magkakaroon ka ng ano, meron kang property. Kasi ako, ayun, like I mentioned dun sa post, babae kasi ako, tapos dalawa kaming magkapatid. So yung house sa Las Baños, kami nakatira, definitely sa kuya ko na yung mapupunta. So tayo, girl, wala tayong mga ina-expect na mana, hindi kami ganun kailangan. Oo, kaya parang ina-expect nila na hindi naman dito titira si Mushi sa LB kasi ano siya, babae siya. So, pupunta, ano siya, makikibahay siya. Tapos magiging asawa niya. Parang sabi ko, no! Titira ako sa sarili ng bahay niya. Gusto ko. Ganon. Hindi kailangan yes. sagipin tayo ng mga, ano, ng mga Prince Charming M&M. So, ayun. Diba? So, kailangan, may ganong drive. Tapos, siguro in-emphasize ko lang din na ano, na may kanya-kanyang stories para dun sa bahay. Parang reflection kasi yung bahay mo ng kung sino ka. Kung ano yung mga gusto mong uuwian, ganyan. So yun, so parang yun ang pinaka-highlight. Pero meron din akong paano na pa-keme na although maganda nga yung isang side, meron tayong mga tambak kasi nga nagsiside hustle tayo. So yeah, kahit na gusto mo malinis na malinis yung bahay mo, meron tayong mga stocks yes. na kailangan itago sa public charot. Tapos yun, sinabi ko lang na para dun sa mga feeling loss, parang wag matatumaran sa bangin, ganyan, to take risks. Kasi wala namang ibang sasalo sa'yo, kundi ikaw lang. Ganun siya. Yun. Tay, nagustuhan ko rin yung ano dun, yung isa mo dun sinabi na may story behind yung lahat ng bagay. Di ba parang, lalo na ngayon, sa mundo ng social media, no, parang andami mo makikita na positive lahat. Kunyari, yung for example, yung may ibang ang ganda ng bahay nila. Pero, laging may ano nga, hindi natin alam kung anong meron behind doon. Tapos, meron palang pinagdadaanan. So, yun yung nagustuhan ko dun sa'yo na parang akala mo lang ang ganda-ganda, aesthetic, no? Pero, may mga pinagdaanan. Vibes lang. Pero, no, may hugot. Lahat may hugot. Totoo. So I think may mga maraming nakarelate. Mm-mm. At saka maraming may mga pinagdadaanan that time. So siguro kaya ganun yung engagement niya dun sa group. Ayun. Pero hindi siya more on dun sa design eh. Hindi naman siya na gano'n eh. I think it's more on the story talaga. Kaya maraming likes na gano'n. Nag-ano talaga, viral talaga. Siguro tayo isa pa na ano, isipin mo nangyari yan ng hindi pandemic. Tingin mo ba magiging same pa rin like? Kasi girl, siguro iba din. Oo. Oo. Siguro ano, kami ulit. Tanga. Siguro may sige na, tayo na lang ulit. Pero sobra. Ito siguro isang bagay. Itagamo yan sa bata. Isang positive impact bukod sa nalaman natin na walang kwentang gobyerno natin. Second is na iwasan niya or napigilan niya tayo na gawin niya mga bagay na gano'n na act on impulse, act on emotions. Inisip ko rin yan. Sabi ko, what if kung sobrang malas ko na hindi ako nakauwi ng LB by the time na nag-lockdown na? Sabi ko, grabe yung depression, grabe yung pagiging mag-isa mo sa bahay, sa Manila. Tapos, syempre, yung resources mo, hindi ka naman pwede lumabas agad. So, sobra. Kaya, salute dun sa mga solo people nung nag-start yung pandemic, parang, shit, sobrang strong nyo. Kasi ako, kung ako yun, talaga, parang, talagang, take me Lord, hindi ko kaya yung ganyan. So, sobrang, well, swerte lang din kasi siguro kasi yung family ko,
hindi nila alam nung tayo na yun na nag-undergo tayo. Tapos, girl, iyak-iyak tayo sa gabi, di ba? Tapos, nakakatawa yun kasi medyo song namin yung... Alam ko, di ba ano ka din? Fan ka din ng Shirley? Fan ng Shirley? Oo, girl. Alam mo yung nakauwi na na song? Oo, okay. Akala namin, girl, yun na yung kanta namin. Kasi feeling namin, nakauwi na kami sa... Nakauwi sa ibang bahay? Ang ina niya. Medyo, hindi nakauwi na sa isa't isa, ganyan. Oo, gets. Girl, practice pa kasi sabi namin, kanta natin yan, kakantayin natin yan sa wedding, ganon. So, pinapakinggan ko yung gabi-gabi. So, tip pala sa mga nag-move on. Girl, lunurin mo yung sarili mo sa emosyon hanggang mapagod ka. Ewan ko, baka ako lang yun. Pero meron kasing mga iba na parang mas gusto nila na mag-distract yung sarili na. Ako, girl, gabi-gabi, pinakinggan ko talaga yung playlist na puro siya lang yung maisip ko. Kasi parang, sige, take mo yan, i-immerse mo yung sarili mo sa pain. So, yan, iyak-iyak tayo sa gabi. Tapos kinabukasan, syempre, punto yung mata natin. Tapos sasabihin ng nanay ko, sana hindi niya ito makita. Sasabihin ng nanay ko, ano nangyari sa mata? Na may allergy ako kasi, ano, maalikabok. Sa room, girl. Pero isang linggo may allergy. Ganon. Yes. So, sobrang, ano din, helpful na hindi man sila aware sa mga pinagdadaanan mo. Kasi hindi naman talaga ako ma-share sa family. Siguro na-share ko siya mga after 3 or 4 months. Nung na-realize na nila. Oo, kasi ang unang tanong ng nanay ko pag uwi ko, ba't ka nandito? Wala ka sa La Union. Mahirap kayo punta sa La Union. Pero pwede pa yun. Kaya pa mabas. So, ayun. So, yun, family. Or kung hindi ka naman mag-share. Isa pa, yung sa friends. Diba nag-ano nga tayo? Solo flight nga tayo sa La Union. Siguro kasalanan din ng ex ko kasi tinext niya lahat ng friends ko tapos, uy, alam mo ba kung nasan si Mushi? Ganyan. So, nalaman nila. It's parang, girl, huwag mo sabihin sa lahat na nagsasolo tayo. Pero, anong nangyari? Marami din, marirealize mo na marami ka rin talagang friends. Tapos lahat sila nakakamusta, bakit, nasan ka, ganun. Eh ako, hindi nga ako ma-open. Marami ang friends, pero hindi, yung mga ganun. Pag masaya lang, sige, kakwento ko yung masaya about love life. Pero pag sad na, hindi na tayo nagmasyadong nagkapain. So, lumabas lahat sila ng turbulent times. So, lahat nag-aano sa nagkakamusta. So, parang siguro. Ano na rin to, no? Ano, how to move on nga, te. Ah, meron din ako niya na narinig ato or nabasa na pag after nga ng breakup or nag-move on ka, damhin mo yung sakit. Parang wag mo iwasan. Kasi mas may ipon. Pero, yun nga, pagurin mo yung sarili mo. Na saktan mo talaga, girl. Oo, damdamin mo. Kasi, eventually, pag iniwasan mo siya ng iniwasan, pag hindi mo siya pinis, ako naman, ito na may based sa aking experience. Kasi in denial nga tayo ng January to March. Mm-hmm. Babalik din siya sa'yo eventually. No? Parang sabi mo, sige, I'm fine. Fuck this shit. Okay kami, masaya ako, ganyan. Pero eventually, babalik din sa'yo yung mga hindi mo hinarap. Mm-mm. Ganyan. Kaya, i-feel mo talaga yung pain. Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko. Nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! Ano bang mga ginawa mo? Ako kasi sabi ko, pinakamahirap siguro na nag-move on ka during the pandemic. Kasi di ba laging sinasabi, pag nag-break, ang gawin mo nga, damhin mo yung sakit, tapos yung iba, mag-travel ka, lumabas-labas ka with friends. Eh, besh! Paano nga? Nasa bahay. Paano ang mga ginawa mo? Ang hirap. Feeling ko sobrang hirap. Yan talaga. Unang-una ko inisip nung mga January to March pa nga lang, in denial tayo. Sabi ko, tangin na, bibreakan ko lang to, tapos travel tayo, international, solo-solo, ganyan. Eh, biglang nag-pandemya, parang tangin na, asan yung mga pangarap mo? Hindi ka makaka-meet ng new friends, mga kulturang gusto mong ma-experience, wala. So talaga, kinailangan talaga natanggapin na hindi, kasi nga, yung family ko nga, hindi close-close na ipong sharing of emotions, etc. Pero, masaya kami.
pag magkakasama kami, makakulit kami. Ganun kami ka-close. Nagkukulitan. So, nung time na yun, wala ka talagang choice but to rely on people around you. Kaya nga, yung mga nag-solo ng nasa Manila or nasa ibang lugar, yun talaga. Siguro kung hindi ka talaga strong mentally, emotionally, at saka, siguro kung ano ka, religious ka, spiritually, siguro, sobrang ano talaga. Siguro nagkabalikan na kayo ng ex mo. Kasi ako, talaga, siguro kung hindi talaga pandemya, ang ginawa ko talaga siguro nang pumunta akong La Union, tapos parang, sige, habol-habol pa, oh, oo, girl, tanga tayo eh. Pero dahil nga may restrictions. Yun. So, ano pa ba? Nag-ano din tayo, ma? Pa-fit-fit tayo, mga... kasi nga, jumping rope. Girl, jumping rope si bakla, ganyan. Tapos exercise. Well, kung ano-ano. Sino ba yan sa mga YouTube, yung mga pinapanood mo pa ulit-ulit? Ma-Chloe Ting. Girl, Chloe Ting! Na binabash ng mga tao kasi mali daw yung workout niya. Anyway, pero ganun na tayo kalalim sa dark internet webs. Ang isa ko bang ginawa ay kumuha ko ng aso. Kasi ang love language ko ay physical touch. So, dahil alam ko nga yun na clingy-clingy yung mga dog. So, parang tangina lahat ng pagmamahal mo. Ibuhos mo. Sa aso mo. Na, sad din naman kasi pagdating ko dito sa condo nga, bawal yung aso. Pero pinaglalaban ko yung kung pwedeng magsama ng aso dito. Ayun, aso. So, parang everyday, di ba? Kahit pagod na pagod ka, maging ano, dog mom, tangina. Alas 5, gigising, ganyan. Pero okay lang. Pero mahirap yun kasi pag mga ganun, mapapaisip ka talaga na paulit-ulit na, shit, kaya mo ba to? Tsaka ano naman yun, hindi, isa pa pala dun sa pag-move on, hindi siya overnight, hindi talaga siya overnight. I think, napaulit-ulit naman na itong nasabi ng ibang tao. Hindi siya overnight, magkakaroon ka talaga ng relapse. Yes. Na parang, sige nga, try natin. Tapos yung mga friends ko parang, girl, i-block mo na yan, i-block mo na siya, ganyan. Sabi ko, eh, tingnan niyo pa rin yung IG niya. Send niyo sa akin. Parang bigyan niyo ako ng 1 month, ganyan-ganyan. Gusto mo pa rin malaman kung ano yung nagagawa niya. Kasi gusto mo kasi malaman kung okay ba siya compared sa sa'yo. Well, gano'n naman kasi talaga. Parang tingin ko kasi yung moving on, parang medyo competition din yan na taon na ako. Oo. Diba? Na parang sino mauna makamove on, sino mauna magkajowa, ganyan. Mm-hmm. Or kung magkakajowa man siya, girl, upgrade ba yung jowa na yan? O parang, ah, okay lang, sige, sama kayo. Ganon, pero eventually, ganang inano ko lang ulit talaga, nilunod ko lang yung sarili ko sa ganong emotions. Na parang, sige, self-doubt, wala ka talagang confidence. Girl, nandun tayo sa point. Tawag tayo, drunk call. May magmamahal ko ba sa akin? Parang wala naman ba? Mahal sa akin. Ganyan, ganyan. Sino din drunk call mo siya? O ibang... Pero siya! Siya pa din. Tapos ang intro pa niyan, wala naman siya akong masasabihan kasi wala naman akong kaklose. Ikaw lang talaga. Ganun tayo katanga. Diba? So wala, ganun. Hindi siya agad-agad. Siguro kung meron lang mga ganun, well, congrats. Buti pa kayo na parang tangina, ayoko na sa'yo. Okay, the next day pa lang, I'm fine. Ganun. Or sad ako, pero hindi ko na siya kakausapin. Ang strong nyo, kung meron mga ganyan, ako hindi ko kaya eh. Talagang maglilinger pa ako. Kasi nga, pag ako, pag jumawa, talagang jumawa agad. Oo, hindi talaga. Parang lahat na ibibigay, ganyan. Mga kung, di ba sabi nila, wag daw magmamahalan 100%, magtitira sa sarili. Kaya hindi tayo ganun. Talagang, bibigay natin lahat. Talagang pwede natin mga ano, para ano, makuha natin yung love na deserve natin. So, ano pa ba? So, pa-fit-fit, exercise. Yun lang, diet, ganyan. Tapos since hindi ka nga kasi makalabas with friends, tapos nasa LB pa, di ba? So, wala naman din kaming car sa LB. Di ka pwedeng lumabas agad. Tsaka baka madampot tayo kasi ano tayo. Minor de edad. Charot. Minor de edad. May pa-curfew. Oo, may pa-curfew mga ganun. So, wala. Yun lang din talaga. Pero eventually, nung lumipat ako dito, mas comfortable pa rin ako. Yun yung na-realize ko. Mas comfortable pa rin ako na mabuhay independently compared sa with family. Wala namang anything ano doon. Kasi meron lang din talagang preferences siguro yung mga tao. Yes. Na merong mga gusto talaga kasama yung family na ako. Siguro parang I think mas productive ako pag ano. Kasi ang hirap din ng pandemya, girl. Walang work-life balance kasi yung kwarto mo, work and life, yun na yun. Oo. Kasi doon ka nag-work. So parang
okay, work mode ka, pero pagtingin mo sa kaliwa mo, nandun na yung bed mo. So, parang, oh girl, sarap matilog. Huwag tayo magtrabaho ka. So, walang work-life balance. Tapos, parang pagbukas mo lang ng pinto mo, andun na yung, mga, yung pamilya mo, na iisip ko anong kakainin nyo. Parang walang, sobrang yung burden, lalo na siguro sa women. Wow, may pinaglalaban. Sa women. Yung mga, ano, mga unpaid na mga trabaho na yes. Luto ka pa ng lunch. Lalo na nang nag-solo na din ulit ako dito sa PC. Luto ka pa ng lunch, iisipin mo pa kung kakainin mo sa umaga, ganyan. So, yun yung perks siguro, advantages tsaka disadvantages ng work from home setup. Mm-mm. Kaya, mas pinili ko pa rin na mag-solo. Parang, sige, mag-meeting tayo ng alauna. Okay lang, mamaya ako kakain, walang problema, ganyan. Mm-mm. Yun. Kaya, ano, tricky din siya. Ayun, wala na yata akong na, ano. Ever since naman, since may work din, tapos mag-fieldwork na din, kaya nag-start na din fieldwork sa, ano, dito na ulit ako sa QC, tapos uuwi lang ako pag may birthday, ganyan. Mm-mm. Normal pa rin. Medyo bumalik na yung routine na minsan lang uuwi sa LD, ganyan. Tsaka siguro, isa pang ano, sa sobrang, hindi kasi kami magkakasama talaga eh. So, yung kuya ko, sa Tarlac siya, tatay ko sa Tarlac din, ako sa Manila. So, hindi kami talaga magkakasama. Mm-mm. Tapos, dahil nag-pandemic, pagsasama-sama yung mga tao na magkakaiba na yung, iisa lang yung pinanggalingan niyo, pero magkakaiba na yung personality, magkakaiba na kayo ng mga paniniwala, magkakaiba na kayo ng expression ng sarili. Ano siya, chaotic siya at first. Lalo na kung hindi naman ganun yung setup. So, I think normal naman yun sa lahat. Sa lahat. Mm-mm. Pero hindi naman kami nag-aaway-aaway. Char. Noon sa bahay. Pero ganun. Kaya pero ano pa rin. Pero normal nga kaya yun. Kahit, na nung, diba? Nung araw-araw eh. Oo. Ako kagagay. Walang ano. Hindi ka. Oo, hindi ka pwedeng ano. Hindi ka pwedeng wait. Ano lang, work mode. Mm-hmm. Hindi, girl, meron kayong kailangan isettle sa bahay. Mm-hmm. So, yes. Ano din, and kudos din sa lahat ng mga nag-adjust ng work from home setup, diba? With their families. Pero banggit mo din dun sa homebodies mo yung importance ng side hustles. Kasi, yun nga, parang sinabi mo kanina, yung ano, na meron ka rin, ang ano mo din, medyo minimalist, ganyan, sustainable. So, anong mapang-ibang ginawa mo? Yes! Kwento sige. Mo na yung... gusto ko kaya pa-segue ko. Hindi. Kasi siguro kaya hindi ko siya mas ma-mention kanina. Kasi, for a time, kasi, well, ito. Yes, yung Payak. Yes, check it sa payak-ph.com. At payak-ph sa IG and sa FB. Anyway. Talagay ko yun. Nag-start kasi yung 2018 yata. So, kasama ko doon si Mariel, yung college friend natin. Si Mariel. And then yung ex ko. So, tatlo kami doon. Ah, tatlo kasi, pa kayo doon. Oo, before, 2019 pa lang, na-busy na si Mariel sa work niya. So, hindi na nahanda. So, pero by that, nung time na yon hindi na rin active yung ex ko kasi nasa La Union na siya. So, kami dalawa na lang ni Mariel. Mm-mm. Tapos, so, nag-out na din si Mariel. Ayaw niya na. So, solo tayo. November, December 2019. So, from November hanggang November. Actually, 1 year pala. Kasi nga, dahil it's something na related sa ex ko, girl, hindi ko mahawakan yung mga Payak stuff. Oh, yung nasa box lang siya. Tatlong balikbayan box na purong Payak. Kasi parang pag hinawakan mo, ito yun, pinag-isip namin tayo natin. Development namin, ganyan. Mm-hmm. O kaya, eto, dinesign niya tong shirt na to. Actually, siya talaga yung gumawa ng shirt na to. So, hindi mo talaga siya, dinemory ko mga bagay. Kaya hindi ko siya nagamit or hindi ko siya pinagdaanan pang move on. Kasi, ano, it's a no-no. Tapos, ano lang, nung last year na, ano, meron ako mga special friends. Wow, special friends. Na nagsabi na, ituloy mo yung Payak. Ano, sayang kasi nga, passion ko siya. So, si Payak, eco-friendly. Yun talaga yung start niya, eco-friendly stuff. Pero dahil mahirap na nga mag-source ng materials, ganyan. Tsaka ako naman, since solo na ako nun, nag-venture out ako sa minimalism din na vibes. So, sa mga home decor, yes. Sa mga panggal sa kina, ganyan. So, ayun. So, si Payak, yung ganun yung mga products niya. Pero more than the products, nag-advocate din ako sa minimalist, mindful lifestyle. So,
majority of the posts nung payak is mga tips, mga habits, yung mga alam kong ano ko, na-fail kong gawin. So parang sinashare ko rin sa ibang tao. Kasi isa yun dun sa mga learnings namin ni Mariel before na iba talaga yung engagement ng community mo. Mm-hmm. Para sa success ng ano mo, ng any business mo. Hi, Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam ito na, sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit kaunti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kuda Serie kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kuda Serie. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Tapos siguro nung by the time na wala na si Mariel, nung ako na, parang nakakapapa ako. For a few months lang din naman kasi nagka-pandemic. Ano, ang isa sa learnings ko doon ay, kailangan mo talagang i-identify yung target market mo kung kanino ka papatok. Kasi, kung mapapansin nyo, if sobrang layo na na-scroll down nyo dun sa payak. Before, ano kami, bakla-bakla yung tone namin. Yun, kaya kami nag-viral before. Kasi parang patawa, happy-happy, ganyan. Ngayon, I'm not sure if it's because of the pandemic or what. Pero nag-shift siya na ang naging market namin. Kasi before, yung mga bakla-bakla, ano yun, mga pang-travel. Travelers talaga yung ano namin, yung market namin for. And then nag-shift siya sa mga homemakers, sa mga minimalist niya yung mga peg, tsaka yung mga mahilig sa mga vintage, yung mga takore, ganyan. So nag-shift talaga siya doon. So kailangan kong mag-shift ng tone ng messaging. Kasi, so, parang kung bakla-bakla before, ngayon, ano tayo, formalan tayo, kagalang-galang, ganyan, na parang English-English tayo. Which is, by the way, mahirap. Lalo na kung bakla-bakla ka, di ba? Oo. So, noon, pumapatok tayo sa ganun. So, ano, mag-a-adapt din talaga. So, parang si Payak, hindi ko siya nagamit talaga sa pag-move on. Pero, after, hindi man after, pero nung November na, just last year, may additional na distraction ka. Pero, hindi na ako siguro nung process na hindi na ako nag-move on eh. Parang, okay na. So, siguro, hinintay ko lang na, wow, ma-heal yung sarili ko or maging okay na ako. If not 100%, siguro 70 to 80%, okay na ako. Para harapin na yung payak. Para buksan ko na yung Pandora's box ng mga payak shit na hindi ko kayang harapin yun. Kaya, yun. Siguro, pero hindi ko talaga, alam mo, bala ko pa siyang i-close kasi parang kukutin. Wala na. Ayoko na. Wala na tayong motivation. Parang yun nga, wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Di niya na kaya. So, pero dahil dun, ayun. Saka help ng friends. Yun. Natuloy ko siya. Ay, alam mo, Mushi, may napakinggan ako na podcast episode recent lang na about dyan, parang ang problem niya, may business din sila nung ex niya, tapos parang nanghihingi siya ng advice kung ile-let go ba niya or sa sarili niya. Parang naano ko tuloy, naalala ko tuloy. Ito ang hirap din. Ano daw sabi niya? Ang advice sa ano to ha, Wake Up with Jim and Sab, parang advice, ile-let go ba niya business. Ito, latest episode lang nila recently lang. Parang yun nga na-realize kung hirap na pag-jowa, no, tapos oo, girl. Hati kayo pa doon sa, wala may, syempre, profit, tapos share. Kayo yung dalawa niya. Yung shares, tapos yung development ng concept. Oo. Hindi naman siya, never naman siya. Kasi sa kanya, actually, siya yung nag-introduce sa akin ng minimalist na lifestyle. Mm-hmm. Na, ayan nga, payak lifestyle nga na dagat-dagat, simple lang yung ano, yung mga gusto mo, ganyan. Mm-hmm. Siya yung nag-introduce, tapos parang naisip, nung time na yun, booming pa, magsistart pa lang yung zero waste na advocacy na movement. So parang, sige, since alam natin na sobrang creative ni Mariel, hello Mariel, sobrang creative ni Mariel, tapos passionate din si Mariel sa mga ganyan bagay. So parang, sige, tara, bigyan natin yan. Siguro depende sa person involved. Siguro sa akin kasi parang tinanggap ko na before na hindi naman na siya part ng business. Kasi nga, naging kami na lang ni Mariel yung ano. Pero mahirap siya kasi memories.
na mga ideas niya. May mga kinontribute din talaga siya, no? Oo, oh, oh, siya talaga nag, siya yung nag-start. Siya, siya yung brainchild niya. Oo. Oo, oh, oh, ganun. Ganun talaga. Pero, thankful tayo sa mga ganun niya kasi alam naman niya yun. So, sa akin, siguro, well, sabi kasi nung friend ko, sabi niya, try mo lang na i-start for a month pag ubusin mo lang yung stocks mo, ganyan. Noong November, kaya nag-ano tayo, relaunch. Eh, noong November, saktong-sakto pa December. Girl, taas talaga, tiba-tiba, patok sa takilya, benta-benta sa merkado. Pas ano pa, regaluhan. Oo, oo, regaluhan. Tapos parang, ang dami nga, yun pa yung naging cause ng pandemic. Lahat online, lahat bumibili online. Kasi wala na nagpupunta ng mall. Yes. So, biglang, oh, oo nga, okay, sige, parang, sige, ano tayo, mag-restock tayo ng mga products natin. Sige. So, di na lang. Hanggang ngayon, tuloy tapos, pa rin. Tapos, ikaw na lang talaga ngayon mag-isa. Ang galing mo. Buti, kinakaya mo pa. Paiyak na. Actually, talaga, gusto mo yung stocks. Ito mag-benta. Charot. Hindi, ano naman. Ma, ano siya, convenient siya. Reseller. Open po tayo sa resellers. Lalo na yung mga boobie pots and mga... So, ipapakita po natin. Pamain-main na lang po. Sensor mo yan. Kayo sa YouTube. Mamain-main na lang mga sis. Ayan, ayan. Kita mo ba yan? Ganon yan, ano? Kita oo. Mo ba? Naka-zoom. Screenshot mo, tapos comment mine. Oo. Paunahan na lang, ha. Please po, wala magka-cancel, ha. Kasi nakakapagod din kaya mag-online, ano, mag-live selling. Oo. Diba ganon sila? Lagi nagagalit. Ano? Oo, ganon. Pero sobrang convenient ng work from home. Kasi may time ka. Nandito ka. Yes. Tapos, yung career kasi na napili namin ever since pa, na tumatanggap ng own packaging. Mm-mm. Hindi naka-plastic. Ano sila? Pick up. Just yes. Minimum ng 2 parcels. So, pick up sila dito sa ano sa lobby. Tapos, pag may meeting ako, iniiwan ko lang siya sa garden. Tapos, alam na nila kuya yon na, oh, sige ma'am, kami na po bahala. So, convenient siya. Pero siguro kung hindi ganito work from home setup, baka challenging siya. Lalo na yung mga biglang magpapa-same day delivery. Tsaka, siyempre kasi kapag ano, hindi na work from home, meron ka pang commute na pa na problemahin eh. Mahirap pang mag-travel-travel. So, sa ngayon, ano siya? Convenient. Convenient niya. So, malalaman natin kapag nagbalik na sa normal, nag-new normal na, wait mo, maghanap tayo ng reseller. Ay, alam mo, yun din ang ano ko, iniisip ko ha. Pag nagbalik na sa normal, mga kapag podcast pa kaya ako, may papayag pa kaya na guest, mga ganon. Hindi, baka ano na, gabi na lang talaga. Or malay mo, kung mag-new normal na, tapos pwede na mag-convene. Yung podcast mo, dalawa na kayo na. Kachika. Ano na, magkasama na. Ah, oo, diba? Pwede, pwede. Wala nang online-online. Kini ko, ano naman, basta passionate ka. Kini ko, magkakahanap ka talaga ng paraan. Wait. Oo, na makakapag-adjust. Kini ko, yun din yung nangyari sa iyo sa payak na... Parang nawala na din yung idea na hindi ay involved dito si X. Dahil siguro din, ano ka na, medyo okay ka na. Mm-mm. Nabalikan mo nga. Actually, yun talaga. Yun yung pag-open ng, pinaka, yung physical na pagbukas ng box. Medyo emotional na pagbukas din talaga ng box ng memories. Parang gano'n, madrama tayo eh. Iyak-iyak ko ba tayo? Mga gano'n. Okay lang yan, aminin natin madrama tayo sa mababawang luha. Pero masakit yun, masakit yung process niya. Pero okay naman siya. Siguro talagang kailangan confident ka na, uy, kaya ko to i-handle. Or kung hindi pa naman ikaw prepared, take your time. Ano lang. Hindi naman siya race. Kung sobrang conscious mo lang kung nakamove on na yung ex mo, eh di sige. Pero hindi siya helpful eh for me. Parang, oh sige, sige, nakatatlong jowa ka na. Ako wala pa. Oh, okay lang. Sige lang. Ganun. Hindi, pero confident nga kasi ako na parang, girl, wala ka nang makikita ang katulad ko. Ay, mga char. Yes. Kaya pag ka ng gawa na iba, hindi yan at par. Char. Totoo. Ganon. Kaya siguro yun na lang yung like yung inisip sa sarili ko na kahit sino pa ipalit mo, wala yan, wali. Kasi parang may sinasabi sila yung length down ng relation. Parang may ano sila na ano eh, length ng pag-move on sa length ng relationship. Parang may ganong equation. Parang pag 1 year lang ang relationship, dapat in 3 months, mga ganun sila, ay, eme. Ganun. Pero hindi totoo, no? Kahit nga, ang short lang ng relationship. Matagal. Siguro sa lalim. Sa lalim din.
Oh, no? Feeling ko sa lalim. Feeling ko sa lalim. Tsaka kung nasa na. Well, yun din naman. Kasi nga, di ba, nandun na kami sa conversation na papaksal na yun. Dun eh. Dun yung mahirap eh. Medyo tsaka, nakita mo na yung future. Oo. Girl, nag-drawing ko na. Wow, nag-drawing. Nag-drawing ko na yung future. Kasi ako, bata pa lang talaga, pangarap ko maging nanay. Tapos parang, anakan niya na ako. Ganun talaga. Sorry ko ka, baby. Sorry ko. Parang, sobrang daming love na kaya kong ibigay. Kaya, gusto ko na ng anak. Kaya, aww. Kaya one way nga yung pagkakaroon ng kimchi. Hello sa aso ko, kimchi. Pero wala siya dito. Ayun nga. So, ganun na nga yung andun na tayo sa point sa conversation na magpapamilya na kami. Kaya, masakit. Tapos parang, ano nga kasi, syempre may trust. Pero may nakikita kasi ako, syempre, basa-basa tayo dati ng mga inspirational quotes, moving on, M.E.M. Ay, na, totoo yan. Daily Stoic. Wow! Zen! Tama eh. Wala. Di yung nakakatulong. Kahit i-save mo pa yun sa IG mo, wala yan. Nasa utak mo lang talaga dapat at saka sa puso mo. Anyway, ano, pag ganun-ganun pa nga tayo, wala eh. Wala talaga. Mm-hmm. Hindi talaga tayo madadaan sa mga ganun. Parang iba-iba rin tayo ng, ano ba, ng pacing sa pag-move on. Parang wag mo rin nga madaliin yung sarili mo na, uy, 1 year na, ba't di pa rin ako nakamove on? Mga ganun. True. Parang ano lang yan, feeling ko, in life, in general, ito alam to ng mga closest friends ko, sinasabi ko siya palagi na may kanya-kanya tayong konsepto ng finish line. Sa akin, ang finish line ko ay magka-baby. Kaya nga, anakan nyo na ako, di ba? Magka-baby. Yung iba, magkaroon ng PhD, makapag sa ibang bansa, mag-work. Yun yung finish line nila. Pero, huwag kang, magkakaiba kayo ng finish line. So, bakit ka makikipag-race? Sa taong hindi naman kayo pareho ng finish line. Diba? Pero, may sarili ka talagang timeline na hindi mo maiiwasan eh. Siyempre, pinahigan ko ng pahapyaw yung podcast niyo ni Chai. Kasi to friends tayo ni Chai. Kaya parang, si Chai my baby na. May ang ganda sa'yo na episode ni Chai. Oo. Parang wala na akong baby. Ang tagal. Tapos kapag nag-open ka ng Facebook, ayun pala, nag-deactivate din ako for a time. Which is helpful. Magka-open ka na yung Facebook, lahat ng mga tao na e-engage, kinakasal, or nagkakaanak. Besh. What the fuck are we? Ano, bored tayo sa pandemya? Magpakasal na tayo. Bitter! Bitter na, bitter! Hindi. Yes, happy kami for sa inyo, okay? Pero parang, pwede pacing para mo 2 to 3 months. Linggo-linggo eh. Oo. Girl, everyday. May engage. Tangina niya. Parang, di-sensitive naman sa mga, ang pinagdadaan nandito. Hindi. Pero, di ba? Ang saya. Ang saya nilang, ang saya makita na ganun sila. Pero ikaw, kailangan mong isipin na meron kang sariling timeline, meron kang sariling finish line. So, ano, be happy for them. Pero look for happiness mo din. Ganun. So, ngayon, happy naman tayo. Looking? Sa looking? Sa magawa? Hindi. Hindi. Masaya tayo. Char, masaya tayo. Landi here and there. Char. Okay. Oy, girl! Pinanood ko din yung, ano nyo, yung podcast niya ni Real about sa mga online dating apps. Shoot ang inabels. Yung ano, cheat about cheating. Cheating. Hindi ko pa pinakinggan yan. Kasi makarelate ka doon. Yan lang, ha? Kaya nga, hindi ko pinakinggan. Parang, ayoko, ano ba ito masyado? Soft topic, charot. Noong time na yun, ha? Oo. Medyo ano pa nga yun. Pero ngayon, fresh. Noong time na yun. Pero ngayon, okay na. Okay na tayo naman. Ay, pero ano? Pero mahirap ba? Mag-date ng pandemya, ano? Kakatakot. So, no. So, kung looking, tapos online dating lang din naman, hindi naman pwedeng mag-meet up with friends. It's a no for us. Anayin mo, antayin na lang siguro natin. Oo, madadapa din yan sa harap mo. O, alukin mo nang i-offer. Ano na, offer mo. Ito yung skills ko. Ito, meron ako mag-date. I'm also, ano, you know. I'm an entrepreneur. I'm, ano, strong, independent woman. Tapos parang pag may nagtanong, ay, sige, tell me more. Tayo na. Tsara, hindi naman. Hindi. Hindi. Wala. Siguro ko, ano muna. Hindi muna. Okay lang yan. Meron man, ano lang. Pasikreto. Tsara.
Secret. Makikita na lang namin yan sa... Okay. Masichismis na lang namin yan. Pero te, ang ganda nung siguro yun na yung ipang finale natin na sinabi yes. na may iba-iba tayong timeline sa pag-move on. Tapos may iba-iba rin tayong ways how to move on. Like, ikaw nga nakabuo ka ng ano, ay, ng bahay mo, napaganda mo yung sarili mong bahay. Ano, meron ka rin talagang matututunan about yourself. Mm-mm. Diba? Self-discovery din talaga yung yes. heartbreak. So, Mushi, thank you for, ano ha, dito sa pag-visit mo sa Koda Serie. Baka may mga gusto kong i-shout out, i-promote. This is your time. Wala talaga yung payak. Background mo. sabi niya, oh my God, balik ka rin mo to. sabi ko lang, work hard, budol harder. Para sa homebodies, kasi mahilig ka tayo magpabudol sa mga bagay-bagay. Pero check niyo yung payak underscore PH sa IG. Tapos, sabi niyo sa akin, uy, ano, napanotin. Wow, pili mo si bakla or napakinggan ko yung podcast baka lang naman mali mo may 10% discount charot sabihin nyo sa Kudasa rin yung nalaman charot pero yes ako fan ako kaya lagi ko yan nilalike sa FB thanks as ano din parang medyo advocacy ko rin yung minimalism at sa sustainable lifestyle yes ayun te ayan, mga kakuda, i-visit nyo ang payak at alam nyo ba, Tessa, saan mga pinabibili yung mga pang ano mo? Sa Shopee ba? Alam mo ba ang Kuda Serie ay may partnership with Shopee? Maisingit ko lang. Hindi naman. Maisegue ko lang. Hindi ko napansin. Kasi nga, di ba, nabudol tayo ng Shopee, Lazada at kung gusto mo pang magpabudol, gamitin mo yung link ko nandyan. Lalagay ko dyan. podlink.co/6UX Basta ilalagay ko yung link ng Shopee dyan kung may bibilhin ka. At tignan mo talaga yung post ni Mushi dun sa Homebodies. Ano, dami mo dong makakuha ang inspiration sa design ng iyong bahay. Saka kung paano mo ginamit yung space mo na very, ano, na ano lang, sakto lang for solo living, no? Tapos nagawa mong, ano, maayos tignan. Ah, basta pa, ako, lagi, ano yan, nung nakita ko yung post mo, tetontuwa ako talaga. Napa-comment ako doon. So, yan mga Kuda, thank you for listening to this episode. If you like this episode, please follow Kuda Serie on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilia. At yung mga link ko dyan ng mga sponsorship, i-click nyo na para kumita kita din tayo at makabili din tayo na sa ring condo. Hirap kumita ng pera, girl. Hirap kumita. Lahat ng link. kahit Facebook, ano yan, link. Click niya lahat. Ayan, thanks Mushi. Magbabay na tayo sa mga jasters. Thank you. Bye. Jasters. All right.